Kung hindi nababangga ng mga sasakyan, tinatangay naman ito ng hangin na nagdudulot ng peligro sa mga motorista. Kuha ito sa dashcam ni Jappy Lim habang binabaybay ang Temple Drive sa Ortigas nito lang March 15. Friday yun, papunta ako sa opisina. Galing ako sa supplier kasi nga I work for yung purchasing department ng school namin. Sa video, mapapansin na may paisa-isang traffic barrier sa sidewalk na lumiko pa kaliwa sa mismong White Plains Avenue. Pansinin ang humigit kumulang 100 orange barrier na naka-standby sa bangketa. Ang iba, patong-patong pa. Laging may orange barrier along White Plains Avenue. Maluwag naman siya. Wala naman siyang traffic. So, yung nakikita niyo sa video is nakaka-cruising speed ako sa auto ko. Matatanaw sa hindi kalayuan ang rider na ito. I mean, hindi siya nag-weave, hindi rin siya speeding, hindi siya nag-cut. Just nag-drive lang siya normally rin. As yung cruising speed rin siya sa motor niya. Malapit na sa may People Power Monument, ang nangyari is nakita ko lang corner of my eye na parang may gumulaw nga na orange dito sa gilid. Walang ano-ano, biglang dumulas ang orange barrier mula bangketa. Ang rider sa harap ni Jappy, gumewang-gewang, saka sumemplang. Huminto si Jappy para tingnan ang lagay ng rider. Right after, naisip ko rin na, teka lang, kailangan ko siya tulungan. So yung una kong tinanong sa rider, oh, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Nabalian ka ba? Duguan ka ba? Ang rider sa video, si Ian Oliveros, 29 na taong gulang na printer technician. Bahagi ng kanyang trabaho na mag-deliver ng mga nakumpuning printer sa mga kliyente sa Metro Manila. Pumunta lang po ako ng client namin sa Quezon City po, saka Manila. Nung binabaybay ko po yung White Plains, malapit na po ako sa stoplight. Nagulat po ako nung bumagsak yung plastic barrier. Yun po, iniwasan ko po kaso hindi ko po na talaga inabot eh. Naipit po yung pako ng motor eh. Medyo hindi po ako makatayo nung una po eh. Pagkasemplang, agad tumayo si Ian. Pasag ang mga side mirror ng motorsiklo. Ito po. Ito na, sira to, sir. Pati ang rack and trunk box, sira sa lakas ng semplang. So tinatanong ko nga siya kung kumusta ka ba. Kasi ang intention ko nun is kung malubha yung sugot niya, pwede ko siya i-assist na dalhin sa nearest na medical center or hospital. Pero sabi naman niya, okay naman siya. Nagulat lang daw siya. Medyo masakit na ng konti yung tuwa niya. Maya-maya pa'y may humintong rider para tumulong na itabi ang motorsiklo ni Ian. Hindi na nagpa-check up si Ian. Sa halip, tinawagan na lang niya ang mga katrabaho para masundo siya. Hindi na niya kasi kakayaning magmotor dahil namamagana ang kanyang kanang paa. Kinailangan lumiban ni Ian kinabukasan para pahupain ang pamamaganang paa. Gumastos pa siya sa pambili ng gamot para sa kanyang sugat. Nang gumaling, sinamahan namin siya sa MMDA para dumulog. Ian, ano yung reklamo mo sa MMDA? Lang po. Sana po masolusyonan po para hindi na maulit sa ibang riders po. Delikado po kasi. Ano bang naging experience mo? Nakabayan ng konti sa trabaho. Kung baka po mangyari po sa iba, delikado po. Kung mabilis po yung sakyan, mali yung iwas po na gagawin ng riders. So inaamin niyo po na yung barrier na naka-aksidente kay Ian, pag-aari po ng MMDA. Tama po yun, katunying amin po yun. Hindi po ba pananagutan nyo naman yung nangyari po kay Ian, may ginastos po siya, nasaktan po siya tungkol po sa aksidente na ito? Tama yung katunying, ano, safe face our responsibility. So ngayon, since na napirwisyo si Ian sa pangyayari niya, pwede siya mag-file ng complaint. Yun po magiging basehan ng legal namin, ng mga bosses namin para aksyonan yung complaint na yan. Pa-hospital kung kailangan, i-reimburse din sa nagastos sa mga damage ng motor. Then there's a process that we need to follow. Kaya nakita niyo naman po yung video. Una-una, ano po ba dapat ang ginagawa natin sa mga barrier na hindi naman ginagamit? Actually, itong mga barriers na hindi ginagamit, nilalagay sa holding area katulad nito, no? Minsan, wala na talagang tao para maghakot. Ang ginagawa ng mga enforcers yan, igiligilid. Opo.
Ayon sa MMDA, meron silang 12,000 plastic traffic barriers. Madalas nakapwesto sa malalaking kalsada sa Metro Manila gaya ng EDSA. Dahil gawa sa plastic, magaan ang mga ito. Para hindi tangayin ang hangin, sinasalina nila ito ng tubig o di kaya'y buhangin. Minsan, ang nilalagay namin, buhangin. Mm. Kasi yung buhangin, hindi basta-basta lumulusot sa mga butas. So, pwede siya tumagal kaysa sa tubig. Pero sa totoo lang, Katunying, makikita nyo naman yung kondisyon na itong mga ito, butas na yung ilalim. But then again, maintenance is laki talaga dito. Hindi kami nagdadahilan sa nangyari dyan. Ang ano lang talaga, hindi nahakot ng sa tamang oras. Pero this serve as a lesson for MMDA na ito po ay nakakadisgrasya. Bilang breadwinner, batid ni Ian ang perwisyo nung maaksidente. Kapapanganak pa lang ng misis niya nung Marso, kaya mahirap kung may bigla ang gastos. Lalo't pinagkakasya lang nila ang 550 pesos na sahod niya kada araw. Sobrang hassle yun, sir, kasi hindi naman po kami pwedeng, hindi naman po pwedeng tumigil. Baka po pwede rin po magkabon-bon kami sa utang gawa ng sakali pong ilang araw akong hindi nakapasok. Swerte naman po, gawa nung ganun lang po nangyari sa akin. Buti nga po yung mga sasakyan sa likod ko, mabagal lang po. May mga aksidente yung maaari sanang naagapan, kagaya nung kay Ian. Pero hanggat kulang sa disiplina ang otoridad man o turista, ang bawat bagay sa paligid pwedeng pagsimulan ng mas malalang disgrasya.